Eto na naman tayo sa panibagong kwento ng buhay ko. Ngayong araw nga ay nagluto ng puto si Madam Gly. Napagpasyahan nga namin na yan lang ang almusal dahil yan din naman ang paboritong almusal ng aking mga Junakis. Sa malalapit po sa amin, pwede po kayong umorder kay Madam Glyza. At pagkabili ko nga ng puto ay nagprepare na din ako para sa gatas at kape ng aking mister at mga anak. Dahil pagkagising pa lang, wala nang ginawa ang aking baby Alea ay higitin ang aking damit. Saan nga ay napapaisip na ako para na akong si Rosanna Roses. Ay, hala siya. Yung mga tasa na nga yan ay galing pa dun sa planggan. Na nilagay ko lang doon para kunyari kinuha ko doon. Para kako kunyari nakataob pa siya. Katapos nga ay naalala ko yung aking gatas. Hindi ko pa pala nakuha. Ano ba naman yan? Hindi kasi prepared. Ako lang yan dun sa tinaguan ko. Tira pa nga pala yan ng isang araw. Kasi syempre, tipid-tipid dahil tayo ay mahirap. Kulang pa nga yan. Kaya ang ginawa ko ay nagpunta ako kay Madam Glyza at ako'y nagpalista. Dahil pagtama ko na lang uli sa wedding tsaka ako magbabayad o maguhulog. Mga ko'y nagtitimpla, si Mr. naman ay naglabas na ng aming panshake. Pero naman talaga ang mag-asawa dapat nagtutulungan sa hirap at ginhawa. Pagkatapos niya nga mag-display, nagkape na rin kami diretso. At kung makikita mo na andyan ang aking anak, nakaabang ang baby Alea dahil atat na atat siyang magatas. Pinapipili ko nga siya kung alin ang mas gusto niya kasi pag yung gusto niya ay naibigay din sa ate niya, magwawala na hanggang hapon na. Kaya sabi ko naman sa kanyang ate, ate, dapat mapagbigay ka dahil ikaw ang panganan. Mabait naman ang aking anak at siya talaga'y sumusunod. Maya-maya nga ay meron na nagtawag at pabili na daw ng shake. Pinuntahan ko naman agad at inimplahan kaya ako'y nagpapasalamat po sa lahat ng suki dahil napakalaking tulong yan para sa aming gastusin kahit papa. Pagkatapos ko ng timplahan ay niliguan ko na yung aking mga bata at si Tita Lilia. Hindi ko na nga nabidyuhan dahil nakalimutan ko na. Nang matapos ko ng paliguan ng mga bata at ang Chang, pumunta naman kami dito sa tabing dagat. Sabi ng Mister, dito daw ang daanan ng mga mangiisda dito sa Sabang Dos. Ayan, napakaganda nga ng ilog dito at masarap din talaga dito magtambay. Pagkakaumaga nga, minsan nandito yung aking mga anak nagpapainit. Habang nagbibidyo nga kami, meron nagsigaw ng pa-shoutout. Shoutout po. Ilang take nga kami dito sa paglalakad na ito. Ang gusto pa ay holding hands kami. Diyos ko, parang binatat dalaga. Siya'y pagbigyan ng walang away. Para kunyari raw ay in love kami sa aming sarili. Pero ang totoo ay para kaming aso't pusa sa personal. Yan, sabi ko nga'y tama na. Ayan, at sabi niya'y galit na galit ang gusto'y hanggang dulo pa. Tapos nga, umuwi na rin kami at nadaan na namin si Kuya Suya. Soya o suya? Ano ba yan? Hala siya. Pumili na daw kami para pandagdag sa kanyang vitamin. Alam nyo ba kung anong vitamins yun? Sekreto na lang yun. Lidali na nga kaming umuwi para matikman ko na. Aba, hindi naman ako nabigo dahil napakatamis naman talaga. O siya, hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. Sa susunod ulit.